ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may nalang. Tanay, inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautusang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad nang buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi nina Propeta Agiya at Zacarias. Sinabi nila, nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Haring Ciro, Dario at Artaxerxes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain,
naman para sa kasalanan. Naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pangpasko para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hagad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Likas sa ating mga Pilipino ang pahalagahan ng pamilya. Napaka-importante sa atin ang pamilya. Kaya nga sa isang banda, tayo'y mapagtanggap, tayo'y kilala na hindi lang yung pinakamalapit na pamilya, kundi yung tinatawag na extended family ay kasama-kasama pa rin natin. Ngunit sa isang banda ay sa labis na pagmamalasakit sa pamilya ay halos ipagtanggol natin at pagtakpan kahit malina. Mahalaga sa atin ang pamilya. Mahalaga sa atin ang mapabilang sa isang pamilya. At lalo na kung kilala ang angkan, nais natin makilalang kasama, kasapi, kabahagi ng ganong angkan. Kaya nga't di lang minsan tayo makakarinig na kamag-anak ako ni Mayor, kamag-anak ako ni Governor, o nung may-ari, o nung kilalang tao. Gusto natin mapabilang. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus, sino ang mapapabilang sa kanyang pamilya? Ganun na lamang ang pagmamahal ni Jesus Nazareno na nais niyang mas marami pa ang maging bahagi ng kanyang pamilya. Ngunit, hindi dugo, hindi koneksyon ang magpapalapit sa atin sa Kanya, kundi pananampalataya. At hindi lang basta pananampalataya, maaari tayong mga binyagan, pero hindi lang sa binyag tayo masusukat bilang mga kapamilya ni Jesus. Kaya nga't sabi niya, ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siyang aking ina at kapatid, ang nakikinig at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga't masabi natin na sa unang pagbasa, nung bumabalik na ang mga Israelita sa Jerusalem, ang ginamit pang kasangkapan ng Diyos, hindi Hudyo, ang tumulong sa mga Hudyo, maitayo ang templo, ay mga dayuhan. Kaya dito pa lang makikita natin ang kalooban ng Diyos, nais niya isali lahat, isama lahat. Ganun na lamang ang awa ng Diyos. Gusto niya isali lahat. At tayo'y dapat magsaya sapagkat tayo yung katulad ng mga dayuhan sa unang pagbasa. Hindi tayo bahagi ng lipi ng Israel. Ngunit tayo'y binigyan ng pagkakataon, binigyan ng biyayang maging mga kapatid ni Jesus Nazareno. At ito ay susukatin kung tayo'y nakikinig at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Magpasalamat tayo. Naalala nyo nung linggo, yung mga tinawag na mga trabahador sa ubasan? Misa nakala natin tayo yung unang tinawag dahil pakiramdam natin mas mabait tayo, mas mapaglingkod tayo, mas relyoso tayo. Pero kung tutuusin, tayo yung mga huling tinawag.
sapagkat sabi ko nga kanina, hindi tayo kabahagi ng Israel. Tayo yung huling idinagdag sa pamilya ni Jesus. Kaya ingatan natin, pangalagaan natin at palaguin natin ang biyayang ito. Isang malaking karangalan ang maging kapatid ni Jesus sa Sareno. Kaya siya namatay sa krus, kaya siya nagpakasakit para maligtas tayo. At ano ba ibig sabihin ng maligtas tayo? Ang maging mga anak ng Diyos muli. Ang maging kapatid ni Jesus uli. Kaya nga, bukod sa pasasalamat, pangatawanan natin na tayo'y mga kapatid ni Jesus sa salita at sa gawa. Hindi sapat ang sabihing, ako'y Katoliko, ako'y Kristiyano. Tanungin natin ang ating sarili, nakikinig ba ako at tumutupad ako sa kalooban ng Diyos? Iwinawaksi ko ba ang kasamaan? Pinapatuloy ko ba at pinapalaganap ko ang kabutihan? Sapagkat yan ang ibig sabihin na ako'y kapamilya, kapatid ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang ating tugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Naway sa buhay ang Espiritu ng Ebanghelyo at tuwin ang hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo nang walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabubuting gawain. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y buhay.
sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayon kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugda ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin ni kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang ating kapatid at tagapagligtas. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light.
All I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. How I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay naming sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang maging kapatid ni Jesus Nazareno ay isang mahalagang biyaya at misyon. Hindi ito nasusukat sa pangalan at dasal lamang. Ibig sabihin ito, buong buhay natin kaisa sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipakita sa mundo na tayo'y mga kapatid ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.